Na road to 1,000 subscribers. 983. 988. Baby, 9 na lang. 9 na lang. Ayan na. 998. Dalawa na lang mga sisli. 1,000 na, baby. Yeah. Thank you. Thank you, sisli. We reach 1,000 subscribers in 1 week! Hi sislies! Welcome back to my channel and welcome to another vlog. For today's vlog, I just want to share with you guys, sislies, kung paano ako nakakuha ng 1,000 subscribers in just 1 week. Kung gusto nyo malaman kung paano ko nagawa yun, just keep on watching. Kung paano ako nag-start mag-vlog. So when I started posting my very first vlog, yun yung 5th month celebration ng aking baby na si Ava Milan. So na-post ko yun, yes, April 29 this year. So nung napansin ko na nagkaroon ako ng mga subscribers, wow! I think nung first day, nakagain ako ng more than 100 subscribers. And then, ayun, nag-decide ako, hindi lang ako, pati yung asawa ko, kasi siya yung taga-edit ng vlog ko. Nag-start kami na, ayun, mag-upload na ng mga vlogs hanggang sa dumami ng pakonti-konti yung mga subscribers namin. Hanggang sa nung ika-6th day ng vlog namin, ng pagiging YouTuber, meron kaming siguro mga 600 subscribers noon. So, nung pang 7th day, I decided na kailangan ma-reach ko yung 1,000 subscribers in just 1 week. Possible pala na pwede kang makagain ng 1,000 subscribers in just 1 week. So, paano namin nagawa yon? So, here are some tips from me kung paano ako nakakuha ng 1,000 subscribers in just 1 week. Number one tip, kung may mga kakilala ka na content creator or mga YouTubers, so pwede kang makiusap sa kanila or i-message mo sila kung paano sila nakakuha ng mga subscribers, ano yung mga steps, yung mga ginawa nila para magkaroon ng mga viewers. Akin kasi yung ginawa ko ganun, may mga kakilala ako na YouTubers din. Tapos ayun, nag-ask ako sa kanila, nagpa-shoutout ako, nagpa-promote ako ng channel ko dun sa Facebook page nila. So very helpful din yun, yung makipagkilala ka din sa mga YouTubers. Okay, tip number 2. So you have to create your own Facebook page. So sa akin, gumawa ako ng sarili kong Facebook page ng aking YouTube channel. So doon ko pinupost yung mga vlogs ko, doon ko din pinopromote yung mga ginagawa ko na vlog para doon updated yung mga subscribers ko, kung ano yung mga vlogs na gagawin ko, kung kailan ko ipopost yung videos ko, and then o kung ano yung nangyayari sa YouTube channel ko. So ayun yung tip number 2. Very helpful din na meron kang Facebook page. And then tip number 3, use an end screen. Paano ba yun? So sa mga videos ko, noong una, wala silang end screen. Pero nung kalaunan, na-discover namin ng husband ko kung ano ba yung end screen, yun yung nasa dulo ng vlogs mo na kung saan pwedeng i-click ng viewers yung another videos mo pa para makapanood pa siya ng mas maraming vlogs mo. Possible na yung viewers na yun, magsasubscribe siya sa YouTube channel mo. So very helpful din yung meron kang end screen. Number 4. So you have to create a catchy thumbnail. Yes, kailangan sa vlog niyo, sa mga videos niyo, yung magandang thumbnail. So sa akin, paano ko nalaman yung mga paggawa ng thumbnails? So ayun, nag-search lang din ako sa YouTube how to create a thumbnail. So mag-isip ka lang ng mga creative na thumbnails.
kasi isa din yun sa mga paraan para maka-attract ka ng viewers sa mga vlogs mo. Tip number 5, you have to be consistent in uploading your videos or vlogs. Siyempre, mag-upload ng vlogs para mas maraming mapanood yung mga subscribers. So, since sa amin, bago pa lang yung channel ko, still consistent pa din kami ng asawa ko sa pag-upload. Mag-upload ka din ng mga vlogs na, yung vlogs na trending, yung mga ma-challenge, kaya mga makeup tutorials. So, marami yan. Masa-search mo sa YouTube kung ano yung mga nagte-trending na mga videos. And then, last tip, number 6, you have to promote your channel. Yes, ito yung talagang nakatulong sa amin kung paano namin nakuha yung 1,000 subscribers in 1 week. So, yung ginawa namin, nung 7th day na namin, nag-promote kami, nag-promote ng asawa ko. Sobrang effort. Yung buong araw na yun, nag-promote kami sa mga kakilala namin, sa lahat ng friends namin sa Facebook, sa mga kakilala namin. As in, super promote yung channel namin. Kasi kapag di mo siya pre-promote, wala. Hindi ka makakagay ng subscribers. So that's it. That's the end of our vlog. Sana nakatulong itong mga tips na ito para magkaroon din kayo ng subscribers just like me. So hopefully, mas dumami pa. Kaya ikaw, kung nanonood ka, hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe. Again, thank you sa mga nagsubscribe sa akin. Salamat ng marami sa mga magsasubscribe pa sa channel ko. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my YouTube channel, RCLee Vlogs. And click the notification bell button para always notified and or para always updated kayo sa mga vlogs ko. Thank you so much. See you on my next vlog, sizzlies. Bye-bye.